Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati, at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niya magkakatapat ang pinaghating hayop, bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya,
Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin suubi ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kanyang lakas, siyang asahan, siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo
sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mayroon tayong kasabihan na kung ano ang puno, siya ang bunga. No? Narinig niyo na po ba yung kasabihan na yon? Di ba? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung uunawain natin yung kasabihang iyon, nasa puno, nakasalalay ang bunga. Kung anong puno, siyang bunga. Pero hindi naman lahat ng puno may bunga. Kaya nga, ang tinuturo ni Jesus, iba. Ang sinasabi ni Jesus, nakikilala ang isang puno sa kanyang bunga. Kung uunawain naman natin ito, nasa bunga nakasalalay ang pagkilala sa puno. Ito yung nais ipatungkol ni Jesus sa kanyang babala, sa kanyang mga alagad. Kaya nga, ang tanong ni Jesus, napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? Di ba hindi? Siyempre, sa puno ng ubas. No? O ang igos sa puno ng aroma? Siyempre hindi din. Dapat sa puno ng igos. Kaya nga, kung ano ang puno, dapat siyang bunga. Kung anong bunga, dapat nakikita sa puno. Dahil sabi ni Jesus, hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy ni nang mabuti ang isang masamang punong kahoy. Dito, pinag-iingat ni Jesus ang kanyang mga alagad. Hindi lang niya pinag-iingat sa mga taong masama ang bunga, kundi higit sa lahat, pinag-iingat niya ang kanyang mga alagad na magkaroon ng masamang bunga. Pinag-iingat niya ang kanyang mga alagad na magkaroon ng masamang bunga. Dahil ang bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Naalala ko po nung bata kami, kapag naririnig kaming nagsasalita ng hindi maganda, kapag sumasagot kami sa aming mga magulang o sa nakakatanda sa amin, kapag nakapagmumura kami, lagi sinasabi ng lola ko, sisilihan ko yung bibig nyo. Ganon, no? Sisilihan. Ganon din kapag nag-aaway-aaway kaming magkakapatid. Lahat kami may palo. Lahat kami may parusa. Ito po yung paraan noon sa amin, ha? Sa amin po yun, no? Na putulin yung masamang ugali. Putulin yung masamang pamamaraan namin. Dahil kapag nakasanayan ito at pinabayaan, mas lalo itong magbubunga ng masama. Diba? Kapag mayroong masamang ginagawa, kailangan habang bata pa lang, putulin na. Kasi kung hindi, makakalakihan ito at magiging mas masamang bunga. Kaya nga, hindi pwedeng hinahayaan lang natin. Hindi pwedeng hindi natin pinagsasabihan ang isang taong gumagawa ng masama o mali. Kahit saang aspeto, kahit saang lugar, mapa-eskwelahan, kapag mali ang nagawa, may kaukulang parusa. Kapag sa trabaho, mayroong nagawang mali o may ginawang masama, mayroong polisiya na kailangang sundin. Ganon din sa komunidad at sa ating pamahalaan.
mayroon tayong sinusunod na batas sa mga nagkamali at nakagawa ng masama. Hindi po ito para lang pahirapan ang tao, kundi para matuto ng disiplina. Ito po yung nawawala sa tao kapag nakakapamunga ng masama dahil hindi disiplinado. Madaling malaman ang tama o mali. Tinuturo yan sa eskwelahan, sa simbahan. Nalalaman natin yan, ang tama o mali. Pero ang magkaroon ng disiplina na isabuhay kung ano ang tama o mali, ito yung nawawala. Dahil kadalasan, kung ano ang nakasanayan, siyang kinakalakihan. Kung ano ang nakasanayan, siyang kinalalakihan. Kaya tandaan, bawat punong kahoy na hindi namumunga ng mabuti, pinuputol, itinatapon sa apoy. Pero hindi tayo masama. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako masama. Dahil nilikha tayong mabuti, kaya dapat hindi tayo magbunga ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong kapatid, nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa pamamagitan ng ating mga panalangin, tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sa sanlibutan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang mga dukha naway huwag magsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ang galit na mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan, manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Para sa ating bansa at sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok, hatid ng pandemyang COVID-19, sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong kabutihan. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
itayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng oras.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. Po pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananali kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Oh.
ng